Ito po yung New Santa Mesa Interchange ngayong araw ng Sabado at ito yung progreso ngayon dito. So meron ng mga pinolik board, yung parapet wall niya mula dun sa dulo sa may unang parapet, yung sa may reinforced concrete slab. Dudugtong na lang nila patungo yan dito at meron na rin mga PVC pipe para sa mga electrical na nakapaloob dyan sa mga parapet na yan. So nandito tayo sa kabaan ng Paco Santa Mesa Road at ito yung section 2A ng Skyway Stage 3. Yan. Yung dulo ng kanilang kolom at yung NLEX connector naman dito sa yung dulo nila sa may gitna. Yung asul na markings para sa pier na pagdidrillan nila dyan sa may gitna. Last na update ko dito, nakausap ko yung may-ari at hindi daw sila pumayag na umalis. Nang hindi sila fully paid. Tinanong ko kung okay naman yung bayaran. Sabi nila talagang sapat na sapat at mga akma sa kanilang gastos dito. No? Ang nagdi-demolish po dito ay Verdax Builders. Ayan po yung subcontract ng CRBC. Yung nandito nga sa may kanto ng Maui OSS, yung unang natibag na demolish. Yan o. Lawak na, no? Ay, isang bahay lang yun nandito. Kasi yung nag-live ako, dito ako dumadaan sa gilid, no? At pati yung mga residente dito, inauna na silang mag-demolish. Kinuha nila yung mga bakal na pwede pang mapakinabangan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Happy Saturday, Luzon, Bisaya, Mindanao. At pangit sa mga babayan natin dyan sa abroad, mga OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? At nandito po tayo sa Kaba ng Buenos Aires Street. Ito po yung magsaysay entry. Ito po yung NLEX Connector sa Santa Mesa, Manila. Ito yung i-update natin ngayon. So, shoutout po sa lahat. At nandito nga tayo sa may Buenos Aires Street. Ito po sa ating gawing kaliwa. Ito po yung bakante dito, ano? Ito yung magsaysay entry sa kanan. Namun magsaysay Boulevard westbound doon sa unahan natin. Ito yung kanay, no? Ito yung hilera ng kabahayan patungo doon sa may Altura Market na matatapyasan o mahahati para dito sa magsaysay entry. Kasi itong magsaysay entry, mga kasikap, hindi po ito dito, no? Ililisi yan dito, pag ganun. At yung demolition, tatapyasan yung Altura Market patungo doon sa may Petron. Hindi man totally mawawash out tong kabahayan na to. Batay sa plano, ito yung plano dito. Tatapyasan lang hati. No? Yan, may markings na nga doon. Ayan. Yung kulay-pula na markings. So ayan na yan siguro. At ito yung bakante dito yung magiging guide. Ito yung gantry sign na ginawa nila. Wala pang signage. Ito yung mga sasakyan na to. Paket ng NLEX connector patungong North Harbor. Next. Ang on-ramp na ito, malayo pa dito, nandun sa may likurang bahagi ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Bali, entry lang po dito. Tapos yung exit naman, dun sa kabila. Bababa, patungo dito. No? So, dalawa yung option na exit. Pwede siyang tumawid ng New Santa Mesa Interchange, patungo naman ng Cubao, pakaliwa. At pwede rin siyang kumanan, patungo Quiapo naman. So, Paltok Street na po yan dyan, yung kabahayan na yan. At ito yung 100 years old na bahay dyan sa may kanto na i-re-relocate daw na pag nag-start na ang NSCR. So yung kabahayan na yan, diretso ang patungo dun sa may headquarters sa may Gito Ason Street. So i-demolish po yan, no, para sa NSCR o North-South Commuters Railway Project. So sa ngayon, hindi pa sila nag-i-start. Rail track ng PNR yan dyan sa may bandang gitna. At ito naman yung viaduct ng NLEX connector na ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Patungo yan doon sa may Ramon Magsaysay westbound. At mula naman doon sa may truck na yon, SBG na yung ginamit patawid doon sa eastbound steel box girder. So ayun yung i-update din natin, no? Dahil na-pouring na po yung deck slab niyan mula dito patungo doon sa tawid. At ngayon yung ginagawa ng mga workers ay yung magkabilang parapet wall na, ano. Nung nakarang update natin, nalagyan na nila ng mga forma. So silipin natin ngayon kung na-pouring na, no. Makikita naman natin yan dito sa gilid na kung mayroon ng mga lona na para dito magas yung mga semento, yung pouring patungo dito sa mga sasakyan sa baba. Ayan, natapos na po ang update natin dito sa may Buenos Aires Street. Pagtungo na po tayo doon, tapos kakanan tayo palabas dito sa Ramon Magsaysay Boulevard westbound. So tara, let's go! So dahil maaga pa, mga kasikat, agala 7 pa lang ng umaga ay wala pa yung gwardiya na pantay dun sa pinintuan natin.
Ayun, ay araw pala ng Sabado, ika-24 na po ng Pebrero, taong 2024. Ito yung update natin dito sa NLEX Connector. Malapit na matapos tong NLEX Connector, ano? Ito yung mula sa Espanya Boulevard patungo dito sa PUP Santa Mesa. Ito yung Section 2. Dahil wala na silang problema sa right of way na demolish na nila yung mga kabahayan. So, tuloy-tuloy na yung kanilang construction para matapos na ito. At may connect na nila dun sa Skyway Stage 3, Section 2A sa may harapan ng Maui OSS. Ito na po tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard westbound. Ito po yung lagay ngayon dito sa Palengke, Altura Market. Konti lang yung nakikita ko mga mamimili, no, dito sa mga prutasan. Pero dito sa mga ano, mga isda at mga karne, wala madami, no. At ito na yung viaduct ng NLEX Connector na tumatawid dito sa west at east. So, mayroon na rin mga forma dito, ayan, no, yung mga pinolik board. So sa kabila ganun din. So hindi na tayo into dito sa may interchange. Pakita ko na lang dito yung rail track ng PNR at ayan yung exit. So, yung kanina, yung 100 years old na makita natin sa kabila. Palto na street. Parang usok, no? At dito ulit tayo mag-U-turn sa may Poresa Station ng LRT2. At nandito na tayo mga kasingkap sa eastbound ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung LRT2. Nasa babang bahagi po tayo, ano? At ayan, malinis yung kalsada ngayon dito. Dahil araw ng Sabado, limitado lang yung mga jeepney na pampasada na bumibiyahe. At sa mga pribadong sasakyan naman, coding po ngayon. Ito yung Chevron Lines mula dito. Ito yung pinakauna Milka Foundation. So hanggang dyan pa lang, Chevron Lines. Ito sa Tapay Center Change, eastbound. Ito yung lagay ngayon dito. So ito muna tayo, sandit. Ito po yung New Santa Mesa Interchange ngayong araw ng Sabado at ito yung progreso ngayon dito. So meron ng mga pinolik board, yung parapet wall niya mula dun sa dulo, yung sa may reinforced concrete slab. Dudugtong na lang nila patungo yan dito at meron na rin mga PVC pipe para sa mga electrical na nakapaloob dyan sa mga parapet na yan. Ayan, patungo dito. Yung may coping beam, nilagyan nila ng space, ganun din sa dulo. So ihuli nila ang i-pouring to, no, yung parapet dyan. At ito na yung pinakadulo niya, patungo na yan doon sa may Santa Mesa Station. So, abante na po tayo. So, wala pang mga workers na nakikita tayo dito na gumagawa dahil maaga pa po. Preparation pa lang sila. Ayan, malinis na, no? Nagkaroon na sila ng ano dito, na clearing, patungo yan doon. So, naka-ready na rin yung dalawang coping beam dito, no? At mukhang tatapusin nga muna yung mga coping beam patungo doon. Anim to dito, hilera, hanggang doon sa may Santa Maria Station. Kagaya po na ito, nasa picture yung in-edit ko. Ito yung rail track ng PNR. So dito sa part na to, yan, hinukay din nila yung rails. Nilagyan nila ng arang na plastic barrier patungo doon. So, diretso tayo sa may Section 2A naman, doon sa may Paco Santa Mesa Road at doon tayo kukuha ng update. So, tara, let's go! Ayan yung ilalim, oh, binuksan nila dito. Tabayanan natin yung Super Tigerders installation dyan, malapit-lapit na, napapakiramdaman ko na. Hydraulic train nila na naka-standby dito sa Center Island. Old Santa Mesa Street na po tayo mga kasikap. Ito yung lagay ngayon dito. Medyo hindi naman matraffic at hihira lang din yung mga nakikita nating mga pampasadang jeepney na bumibiyahe sa ngayon. At nandito na po tayo sa may Paco Santa Mesa Road. Kakanan na po ako dito. Tumaas pa lalo yung gasolina, ha? Tokerino Avenue via Padre Jacinto Zamora Bridge.
At ito, may natitira pa palang bahay dito, hindi pa totally na-demolish lahat. Ito, ito na lang, yung interview natin yung may-ari nun, no? Na wala naman daw problema sa bayaran, talagang hindi sila umalis dyan, nang hindi sila fully paid. So, nandito tayo sa kabaan ng Paco Santa Mesa Road at ito yung Section 2A ng Skyway Stage 3. Ayan, yung dulo ng kanilang kolom at yung NLEX connector naman dito sa yung dulo nila sa may gitna. Yung kulay asul na bilog na yan dyan ay markings para sa pier na pagdidrillan nila yan dyan sa may gitna, sa may motorsiklo na pakanan. At ito nga yung last na bahay dito sa may kanto. So, hindi pa naman, hindi pa naman totally last po kasi ito pa. Ito yung mga bahay na to hanggang dun sa dulo, madidemolish din yan. Ito yung may signal. Pelera patungo dun. So, ayan pa yung marami-raming kabahayan pa yan. Bukod dito sa kanan, ay kaliwa, tatlo yan. Yung nandun, na-demolish na ata. At ito yung last na update ko dito, nakausap ko yung may-ari at hindi daw sila pumayag na umalis. Nang hindi sila fully paid. Tinanong ko kung sa ano, kung okay naman yung bayaran, sabi nila talagang sapat na sapat at mga akma sa kanilang gastos dito, no? Magpapatayo daw sila ulit ng panibagong bahay, so malaki daw yung binayad sa kanila. Di ko lang natanong kung government ba yung nagbayad o mismo ng NLEX, so na hindi natin natanong sa kanila yon. Sa diretso yung patungo doon, ito yung V Francisco Street hanggang doon diretso. Ayan, diretso tayo dito, mga sikap. Ang nagdi-demolish po dito ay Verdax Builders. Ayan po yung subcontract ng CRBC. Ayan, yung nandito nga sa may kanto ng Maui OSS, yung unang natibag na demolish. Ayan, oh. Lawak na, no? Ayan, mga kasikap. Ito yung bahay dito sa may tunnel. Ayun yung ay isang bahay lang yun nandito kasi yung naglive ako dito, ako dumadaan sa gilid, no? At pati yung mga residente dito, inauna na silang mag-demolish, kinuha nila yung mga bakal na pwede pang mapakinabangan kagaya nun, ayun, no? So ito na lang, dalawa yan magkasunod dito sa harap, tapos yung bahay nandun sa likod. Ito malawak na, no? At yung NSCR naman dyan sa kabila. So, malapit na rin completion date ng Manila dito. Yan yung mga equipment nila patungo doon. At ito na yung Skyway Section 2A, mga kasikap, no? Meron silang steel ladder, scaffolding ladder dito sa gitna. At ayan na yung mga GI pipe patungo doon sa pangalawang deck. At dahil nga maaga pa, di pa nag-i-start yung mga workers na gumawa dito. Ayan, no? Preparation pa lang. Ang kontraktor na gumagawa dito ay Dumduma Construction and Trading Corporation. So dito tinanggalan na nila ng mga forma yung pangatlong mga kolom. Ito yung coping beam niya, tinanggalan na ng forma. So ito na lang yung ititira siguro, yung steel beam na nandito sa baba. Kasi dyan ipapatong yung mga GI pipe patungo naman doon sa pangalawang deck. Yung magkabilang kolom, tinanggalan na rin ng mga forma. At bukod tangin na lang yung nandiyan, yung kulay brown na yan, ayun po yung gunny bag para mabilis yung ano, yung proseso sa pagkatuyo ng pouring. Ayan yung mga GI pipe, meron din silang steel ladder dito, ganoon din dito sa kaliwa. At ito na yung mga workers, mag-start na sila, no? Meron silang mobile crane dito na ginagamit para sa mga lifting operation. Ito yung mga materialis nila dito, sang dami. So, shout out po sa inyo. Ay, nakalagay sa likod nila, no, ang damit nila, no? Dumduma Construction and Trading Corporation. So hindi po CRBC to, ha. Ang CRBC sila yung doon gumagawa sa NLEX connector. Yung mga drilling bucket blade ng bore piling machine. PNR, bound to tutuban. So dito sa kanan natin, ito yung mga karagdagang pier na dalawa. Ayan yung mga napapaiputan ng sheet pile na yan. Mag nakompleto na nila yan, saka na sila mag
didilin naman dito sa kaliwa kasi double decker nga po ito hanggang dito sa may Tomas Claudio kung saan i-coconnect yung section 2A dito sa Skyway Stage 3. At nandito na tayo mga kasikap sa Padre Jacinto sa Mora Bridge. Ito yung mga kababayan natin na nagja-jogging umaga at hapon, hindi yan sila papainit ng kanilang mga katawan, nag-exercise, lalo na yung mga lolo't lola natin dito. Saka maganda rin yung view kasi nakaharap sa Pasig River. At ito naman yung dulo ng tulay. Tapos akyat tayo dito sa flyover naman. Patungo dun para baba sa interchange pa tungong sa Tana, Manila. Pakana naman yung patungong Laura Street. So, hindi ko na sabihin sa inyo. Alam nyo na yung flyover na to kung ano construction na mapapaloob dito. No? Ito yung NCR. So, ayan na po yung Skyway Stage 3 at nandito na tayo sa Tomas Claudio. Ayan po yung Tomas Claudio. Napakalawak pala dyan. At naglinis na din pala sila dyan. Ayun, no? So, ayan yung mga rebar ng Section 2A. Dyan i-coconnect. Sa taas yung southbound, northbound naman sa baba. So, kaya pala hindi na inaayos itong flyover na ito dahil naka-ready na rin pala to sa decommissioning or demolition kagaya dun sa magsaysay bridge o magsaysay flyover. Kaya pala hindi na inaayos ano? Ang mga drainage niya dito, downspout pababa, mga barado. Pag umulan dito talagang bumabaha. Kakaroon na tubig. At pababa na tayo dito sa off-ramp ng flyover na ito, no? Sa kabila din, sa Lisian sila eh. Galing Quirino, patungo dito sa Padre Jacinto Zamora, doon sa kabila. At nandito na tayo sa interchange, pakanan patungong ayan, Abini Bridge, Laura Street, at pakaliwa naman, Santa Ana, Manila. Bali dito sa baba, one way lang to. May mga palabas na Quirino Avenue northbound. Santaan Bridge Link, kahinog to sa kanan. Nasa ilalim po tayo ng double decker dito sa Pandakan. Pakanan na yan, Labores Street po yan. Palabas din yan, patungo dun sa may simbahan at pakyat sa Mabini Bridge. At nandito na tayo sa may Plaza Azul. Ito na yung Quirino Avenue northbound. Ito na po yung Plaza Azul, mga kasikap. Ayan yung monumento ni Maria Paz Guanzon. Napakalawak na ito. Ito po yung dating parke. Palaruan, mga kabataan. So, naging delikado lang to sa mga bata kasi kabilaan. Highway, no? Ito yung napapaikutan siya ng Quirino Avenue, northbound, southbound. Batag na dito at ang gumagawa dito ay SMC Infrastructure. Merong heavy equipment dito yung SMC. So ito yung viaduct na to, ito yung off ramp patungong Mabini Bridge dito sa Pandakan galing south. May toll sa taas, Skyway Stage 3, southbound, northbound sa kabila, double decker, no. Ito naman yung on ramp at off ramp galing NLEX. Patungo dito sa Pandakan, patungong Mabini Bridge. At ito yung paligid niya. Lawak, ano? Ayan yung pakyat ng flyover. Patungo dun sa Padre Jacinto Zamora Bridge. At ito yung monumento ni Maria Paz Guanzon. Mataas yung kinalalagyan niya, pero dahil sa tambak na lupa dito, medyo bumaba. Ito yung dating parke. At ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos ang update natin ngayong umaga. Araw po ng Sabado, ika-24 ng Pebrero, taong 2024. At ika-7 na po ng umaga. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung update natin ngayon,
paki-like na lang po at sa mga kasigat natin na naabot ng video na ito na hindi pa po nakakapos, pag-subscribe at willing po kayo na sumuporta kay Kasigat Channel. I-click lang po natin yung subscribe button dyan sa gawing kanan sa baba at yung katabi niyang bell. Belol po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pang pabarting na video. Maraming maraming salamat mga kasigat. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Angel, angel, baby, angel.